Parang di nata kayo sanay sa ulan. Dapat umuwi muna kayo sa Manila, mag-practice ulit tayo sa ulan doon. Good morning, Sunday! Good morning, ay good afternoon na pala. Lalabas na naman kami, pero dyan lang sa tabi-tabi. Pupunta kami sa event, sa Independence Day. Independence Day ba yun, te? Yeah, punta kami. Ah, andun si Jennifer, magmo-model-model siya ng ano yung tawag doon? Pilipiniana. Sini-celebrate dito yung Independence Day. Tapos andun mamaya si Kitchen Adala tsaka si Richard Gutierrez. O diba? Kasama ko pala si Ate Lori at tsaka si Zach and si Madam Tadeo. Tadeo. Hindi kasi kayo nag-sunscreen, kaya natatakot kayo sa araw. Mga takot po sila sa araw kasi hindi po sila nag-sunscreen. Tingnan nyo naman yung forma ni Madam Lori. Ang cute, diba? Yung event pala, malapit lang dito sa bahay namin. Sa school siya na dadaanan namin. Pero bago kami pumunta doon, bibili muna kami ng tubig kasi nagpapabili si Jennifer. Tapos bibili na rin kami ng pamaypay kasi mainit. Dito lang pala kami bibili sa may chino. Malapit lang din sa amin to. Tubig kayo? Tubig lang. Itim ako kasi naka-itim ako. Ay, ako rin sa'yo. Hindi, wow. Ito 1 euro lang sa akin, oh. Ito yung malaki. Kaya nga 1 euro lang. Asan yung sayo? Asan yung sayo? Oh, ito 90 lang. 1 euro lang. Din eh, oh, madam. 90 lang, Teo. 90. Madam Tadeo. Green naman. Ito, Teo, 90 lang. Ayaw niya ng green. Mahal ko ikaw, Keres. Dito na pala yung school na dadaanan namin to pag uwi ng bahay. Dito gaganapin yung Kalayaan Festival. Meron palang ticket para makapasok ka, pero mura lang naman, 1 euro lang naman. Sabi nila, every year may event na ganito dito sa Madrid. Pero kahit magpa 5 years na ako dito, first time ko makaka-attend ng event na ganito dito. Kasi pala, dahil pala sa pandemic, hindi pala nakapag-celebrate ng ilang taon. Ito nga't nakapasok na kami sa loob. Ang saya-saya, parang nasa Pilipinas. Pero napakainit naman, nakalimutan namin magdala ng payong. Nakakatuwa kasi maraming booth, marami kang pwedeng bilhin. May mga nagtitinda ng halo-halo, palamig, kakanin, at iba pa. May mga naka-costume din, di ba nakakatuwa? Tsaka tingnan nyo mga amigas, pati yung bus may pangalan na Pilipinas. Bago kami pumwesto, hahanapin pala muna namin si Jennifer kasi kailangan niya yung tubig. At ayun na nga siya, naka-costume na. Wow, di pack na pack, may pack cleavage pa yarn. May mga nagtitinda din ng damit, tapos mga souvenirs na may tatak ng Pilipinas or Philippine flag. Tara, samahan nyo kami, libutin natin kung anong mga tinda dito. At syempre, hindi na naman nagpahuli si Zach. Bumili ng halo-halo. Favorite niya talaga yung mga matatamis. At ito nga, 2 peso na kami. Manunood na kami ng mga sayaw. Tara, samahan nyo kami. Thank you.
nga niyaya kami ni Ate Lenny, sabi niya tara maglaro tayo doon ng dice. Mananalo daw ng free Jollibee pag naka 16 points ka. Ito nga't naka-instant pila na kami. Nakipila kami sa kaibigan ni ate. Inumpisaan na nga agad ni Ate Lenny maglaro. Makatatlong try ka lang tapos pag a-addin mo yun, dapat maka 16 ka para may free Jollibee ka. Pero pag hindi ka naman naka 16 points, may mga consolation prize naman. May free bag, may free notebook at saka ballpen, and then may watawat din. Sumunod ako maglaro kay Ate Lenny. Napakabigat pa nga ng box, halos hindi ko mabuhat. Nung unang try ko, naka 6 points naman ako. Pero nung pangalawa, hindi na. Yung pangatlo, hindi pa rin. At sa huli, naka 14 points lang ako, kaya bag at saka watawat lang yung prize ko. Sumunod naman sa akin si Sak, yung una at pangalawang try niya, wala, zero. Yung pangatlong try niya, 3 points lang, anong ba yan? After namin maglaro, bumalik na nga kami sa event para makapanood ulit ng sayaw. Marami pa kasing mga sasayaw. Amigas, kabugera kasi yung music dyan, hindi pa pwede. Sikat yun, baka tayo mapalo ni Lolo. Mapapalo tayo ni Lolo Meta pag ginamit natin yung music na yun. Ito palang pang finale na model, itong lalaki. Artista daw pala siya dito sa Spain. Oh, diba? Ang galing niyang maglakad, may paganon-ganon pa siya. Nagpa-picture pala ako sa kanya, wait, ipakita ko sa inyo. Ito siya. Oh, diba? May pa-abs, may pa-akbay pa siya sa akin. Isa din pala siyang artista dito sa Spain. Kasama daw siya sa movie na Bullet Train. Tapos na nga mag-model ng damit sila Jennifer at hinubad na yung costume niya. Ito naman si Madam Kulot. Ayan, isukat daw niya, subukan daw niya. O, diba? Feel na feel. Pagkatapos nila Jennifer, sunod naman yung mga bata. Kaso hindi na kami nanood kasi nagugutom na nga kami. Lalo si Jennifer na alas 8 pa siya dyan. Kaya nagkayayaan na lang muna kami na lumabas at kumain. Mamayang 6 na lang kami babalik sa event. 6 daw kasi darating si Richard Gutierrez. Dito pala kami kakain sa pinakamalapit na Pinoy Resto. Alam nyo na, may vlog na ako dito dati sa Bilao sa Madrid. Nag-order pala kami ni Sak ng halo-halo at saka bupis. Tapos dalawang rice. Ate Lenny naman, halo-halo lang, diet year. Si Ate Cecil naman, sisig at saka rice sa kanya. Si Jennifer naman, Bicol Express at saka rice. At saka si Ate Lori, sinigang at saka rice. Tara, kain po tayo. Alam nyo na pag Pinoy, maritis muna habang kumakain. At ayan na nga, tapos na nga kaming kumain. Naubos talaga lahat, walang tira. At babalik na rin kami ng event. Si Jennifer pala hindi na makakabalik kasi babalik na siya sa work niya. Tapos si Ate Cecil naman, hindi na rin kasi hinihintay na siya ng palalabs niya. Andito na nga ulit kami sa loob. Tignan nyo naman, may sorbetes pa. Tapos may pangalan pa na Philippines. Talagang kala mo nasa Pilipinas ka. At pagbalik namin, aba, sakto. Dumami na ang tao at agay, kumakanta na si Kitchi Nadal. Tara, samahan nyo kami, manood tayo. Thank you.
mo na ibang karapat sa akin. Yung mga nasa likod. Nakikita ko kayo. Sana marinig ko din kayo habang kumakanta. Sa pagsimulang araw, nakikiusap ta sa ulam, mapalikas ang mapalila. Mga ninong umapalot sa lupa, makakari lang na isa. Matanaw na bahay ka. Lakas ng luha at susundin patungo sa mapaglarong tatala. Nag-aalam na lingin sa nga At ito nga at lahat kami nagsilungan na kasi lumakas na nga yung ulan na may kasama pang ice. Baka mabukulan pa kami. Tignan nyo naman yung mga Pilipino. Ang dami, diba? Amazing! Hindi ko expect na gando na pala karami ang Pilipino dito sa Madrid. Sa Madrid lang to ah. Hindi pa kasama yung mga iba't ibang part ng Spain. Paano na lang pag nagsama-sama? Sa Barcelona, napakadami ding mga Pilipino doon. Hindi talaga namin maintindihan yung panahon. Nung pagpunta namin dito, sobrang init. Parang nakakapaso sa balat. Tapos biglang umulan na yung ice. Tapos maya-maya lamang tumigil din. Pagkatigil
tigil ng ulan, lahat ng tao nagsibalikan na sa kanya-kanyang pwesto, baka maunahan sa harapan. Umaasa kami na itutuloy yung event. Medyo makulimlim pa nga eh, pero hindi talaga kami nagpapigil. Talagang pumunta pa rin kami sa harapan. Matagal-tagal din kami naghintay, umaasa kami na itutuloy talaga yung event, pero wala eh. Nagka-problema, nabasa yung mga instrument. Sayang talaga, pero wala kaming magagawa. Gusto man nilang ituloy delikado, baka may makuryente pa, kaya niligpit na lang nila yung mga instrument. At sa mga oras na yan, naghihintay na lang kami ng pagdating ni Richard. Parating na siya, kaya ayan, marami nang nakatutok na camera, tsaka may mga security. Tara, pakinggan niyo yung mga sigawan ng mga tao. Dito sa Madrid? Parang di nata kayo sanay sa ulan. Dapat umuwi muna kayo sa Manila, mag-practice ulit tayo sa ulan doon. Nakakapanood ba kayo ng The Iron Heart? Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaya po ako nandito ngayon dahil sa TFC ABS. Saglit lang umulan, nabasa daw lahat. Kailangan nila mag-practice doon sa atin. Ha? Oh, may hail po. Kakaiba yung ulan dito, may yelo, no? May ice po. Picture tayo. Tara. Post ko sa IG. Post ko sa IG ko. Ganto pala talaga, ang hirap pala talaga pag may artista, siksika. Alos, hindi na ako makahinga. Tinanggal na din yung harang, kaya nakalapit na kami dito sa stage. Lahat ng tao andito na nagsisiksikan. Dapat talaga magpe-perform si Richard, kaso nabasa nga yung instrument, kaya wala, nagpa-picture-picture na lang siya sa amin. At ito naman si Sarah, napagod ata, pumasok na sa kotse. Lalapit din sana ako para magpa-picture sa kanya. Kaso pinasara na yung bintana ng kotse sa kanya, kasi may kumalmot daw sa kanya, nasaktan siya. Sino kaya yun? At tignan nyo naman si Kitchi Nadal, umupo pa sa sahig para lang makapagpa-picture sa mga fans. At syempre, hindi kami nagpahuli ni Zach. Nakapagpa-picture kami sa kanya, nahawakan niya yung cellphone ko. O tignan nyo, ayan, hawak niya yung cellphone ko nung time na yan. At sa mga oras na yan, paalis na sila Richard, hinihintay na lang na makapasok siya sa kotse. Kami naman ay uuwi na din kasi may trabaho pa kami bukas. Hanggang dito na lang ulit yung video ko. Salamat ulit sa panonood. I love you all!